pasensya na. Pero si Madam Maria Mercedes ay wala po dito sa bahay, ma'am. Sabihin mo kung saan ko siya pwedeng puntahan. Hindi ko po alam, ma'am. Anong ibig mo sabihin hindi mo alam? Natulong lang po ako sa bahay na to at hindi ko alam kung anong ginagawa ng aking mga amo. Okay. Kung ganun, sabihin mo na lang na nandito ako sa asawa ni Maria Mercedes. Siya po ay nasa universidad, ma'am. Kung ganun, edi sabyanan na lang ng amo mong si Maria Mercedes. Pero si Ma'am Malvina... Gusto ko malaman mo na hindi talaga ako aalis dito hanggat wala ako nakakausap at makapagsasabi sa akin kung anong sakit ni Maria Mercedes. Gusto ko lang sabihin sa inyo na si Ma'am Malvina ay nagpapahinga. Maaari bang maghintay lamang kayo dito at ipapaalam ko sa kanya? Maraming salamat sa iyo. Pero hindi lang po ako sigurado kung maaharap ka niya. Pakisabi sa kanya na hindi may iwasang magkaharap kaming dalawa. Basta ang sabi niya sa akin, nagpunta daw sa doktor kasama ang kanyang biyanan dahil lagi daw itong natatakot. At kaya hindi raw nila binuksan ang pinto dahil alas 9 na raw. At hindi raw sila tumatanggap ng bisita ng ganong oras. Kung alam niyo lang kung gaano kalamig, namamalat nga ako pagkagising. Grabe, di ba? Ay, ang higpit naman nila masyado. Ano nga palang ginagawa mo doon, Andresito? Nalulungkot kasi talaga ako sa boarding school. Kaya sinundo ako ng kaibigan ni Ate Mechi at dinala ako doon sa malaking bahay nila. Pero nakakainis yung mata pobre niyang pamilya. Mas gugustuhin ko na sa boarding school ako. Mas okay na po ako doon. Hindi ko pala nasabi sa inyo, Aling Filo. Ano? Na tumawag kami ni Mamansilia doon sa bahay nila, Mechi. At ganun din ang sinabi sa amin mismo, na may sakit daw siya. Kailangan daw magpahinga at katahimikan. At hindi daw siya pwedeng kausapin sa telepono o tumanggap ng bisita. Pati kapatid ko naging mayabang na dahil sa kasama niya doon sa bahay. Hindi, wala namang kinalaman doon ang kapatid mo. Pustahan tayo ni hindi man lang niya alam na tumawag tayo doon. Yan din mismo ang sinabi ni Mamansilia. Kaya nga siya nagpunta ngayon doon. May gustong kumausap sa inyo, ma'am. Sino, Cordelio? Yung babae pong kaibigan ni Madam Maria Mercedes. Ah, si Mrs. Mansilia. Hinahanap niya si Madam Mercedes. Sinabi ko pong wala siya rito, kaya kayo naman ang gusto niyang makausap. Pinaghintay ko siya sa may pintuan. Ang sabi niya, hindi raw siya alis hanggang hindi mo siya hinaharap. Magandang umaga. Kumusta naman ang tulog mo? Nakatulog naman. Pero binangungot ako. Mabuti naman at akinig ka sa payo ko sa'yo. Sabi nila hindi ka na raw nagwawala. Para saan ba yan? Gamot ito para sa mga ugat mo. Diba sinabi ko naman sa'yo na walang problema ang ugat ko? Makakabuti pa rin ito sa'yo. Hindi ba maapektuhan niya ng baby ko? Ay, hindi. Sigurado akong hindi. Hindi pa ba ako makakalabas dito? Hindi ko alam pero kakausapin ko ang doktor. Sasabihin ko sa kanya na masunurin ka na para payagan kanya makaikot dito sa hati ng ospital. Pero isang bagay lang. Ay! Hindi ka pwedeng magwala kahit na anong mangyari, okay? Mrs. Mansilia, pasensya na kung pinaghintay ka ni Cordelio sa may pintuan. Sinabihan ko siya na hindi tama ang ginawa niya. Halika, pasok ka. Hindi yun problema. Kumusta? At higit sa lahat, bakit bigla mo akong binisita? Ang totoo, hindi naman ikaw ang pakay ko kung hindi si Maria Mercedes. Tinatawagan ko siya sa telepono pero hindi ko siya makausap. Kaya ako nag-aalala sa kanya. Kung alam mo lang... Kung bakit hindi niya nasasagot ang telepono? Ang kawawa kong mahal na si Mechi. Anong nangyari kay Mechi? Pakiusap, sabihin mo anong nangyari kay Maria Mercedes. Anong nangyari kay Maria Mercedes? Alam mo, sinusubukang itago to ng buong pamilya. Bakit ba? Ano yun? May malala siyang sakit. Anong sakit? Kasi... Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Kaibigan ko si Maria Mercedes. Higit pa sa magkapatid ang turingan namin. Kaya sabihin mo na sa'kin. Ang manugang ko, may diferensya siya sa kanyang pag-iisip. At malala na. Naapektuhan na rin ang kilos at pag-uugali niya. Wala na kaming magawa kung hindi ipasok siya sa ospital ng mga baliw.
Bakit ngayon ka lang? Inihatid ko pa kasi ang kapatid ko sa boarding school niya. Kailangang unahin mo ang trabaho mo rito. Ang ate ko talaga ang gumagawa nun, kaya lang may sakit siya ngayon eh. Kaya ngayon, hindi ka muna makakauwi. Hanggang sa matapos mo ang mga trabaho mo kay Sir Sebastian. Bukod pa ron, yung mga espesyal na trabaho na ibibigay sa'yo ni Architect Mancilia. Pero Miss Carrie, wala ka namang ginagawa, hindi ba? At hindi ko naman trabaho yung kay Sir Rodolfo. Pero hindi ako typist. At kailangan mong sundin ang pinagagawa ko sa'yo. Eh di kumuha ka ng isa pang taong tutulong sa akin dito. Dahil masyado nang marami ang trabaho ko. Sasabihin ko to kay Sir Sebastian. Makinig ka nga sa akin. Mabuti pang manahimik ka na lang. Alam mo namang mainit ang dugo sa'yo ni Sir Rodolfo. Si Sir Sebastian, tinanggap ka na lang niya ulit. Kaya huwag mo na siyang istorbohin sa ganyang bagay. Si Sir Sebastian, napakabait sa akin nun. Dati. At alam mo ang dahilan kung bakit. Pero natapos na ang kabaitan niya sa'yo. Kaya sigurado ako mas pakikinggan na niya ako kesa sa'yo. Kung ganun, hindi aalis na lang ako dito. Kung yan ang gusto mo, napakarami namang typist dyan. Mas magagaling pa sa'yo. Ano nangyayari dito? Si Rosario, tanghali nang pumasok. Nagagalit siya dahil sinabi kong kailangan niyang magdagdag ng oras mamaya para matapos ang lahat ng trabaho. Kailangan matapos lahat ngayong araw, Carrie. Yun ang bilin ni Don Sebastian. Opo, Architect. Pero Sir Rodolfo, hindi ko naman magagawa lahat ng trabaho ng mag-isa. Si Miss Carrie wala namang ginagawa. Meron pa ba, Architect? Wala na. Yun lang. Nakita mo na, Rosario? Kapag nagdesisyon akong umalis ngayon din mismo, ikaw na lang mag-isa ang gagawa ng lahat ng trabaho. Kapag umalis ka, mawawalan ka ng trabaho. At sa tingin ko, hindi mo naman talaga kakayanin yon. Kung ako sa'yo, hindi na ako magsasayang ng oras. Gawin mo ang trabaho mo. Kainis. Kailangan ko na talagang umalis dito. Maria Mercedes, pa servirle a usted. De mi familia me encargo yo. Mi madre